apologize sa lahat ng gulo na dinulot ng pamilya namin. And we are asking all of you to give us a chance. At bilang appointed representative ni Dad, I am hoping for your full support. Ako na ang huling dalaw mo sa araw na to. And I'm here as your friend. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. You're a snake! You're a snake! Forgive me, Lucas, but this time, hindi na kita matutulungan. You're on your own. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Makakalabas mo dito. Magtago ka na, Conrad. Alam mo, agree talaga ako dun sa suggestion ni Miguel eh. Let go of Royal Wellness. Pabagsak na sila. Pabor yun sa atin. Kaya nga ang sabi ni Lena, we will take charge. Mas maganda kung mapapa sa atin ang kaharian ng mga Narciso. Hindi kaya tinutulungan ni Lena na iligtas ang Royal Wellness. Eh dahil kahit paano, meron na siyang nararamdamang awa kay Lucas. After all, tatay niya pa rin to. Pinabantayan mo bang stock ng Royal Wellness? Oo. Oh. Kahit gano'ng pakababa ang presyo ng stocks nyo, ito pa nga ang tamang panahon para bumili kami, di ba? Malay mo, pagdating ng araw, ako na nagpapatakbo ng kumpanya mo. Tulungan mo ang kakalabas dito. Tutulungan kitang maabot lahat ng pangarap mo. You need to decide if you're going to push through with a temporary insanity plea. Let's do it, Edward. May handa ng tumistigo para sa akin. Ang anak ko. Sinasakyan ko lang po ang mga pangangailangan ni Lucas hanggang sa makuha natin ang Royal Wellness. Nagpapanggap ka nga lang ba? Magtiwala kayo sa akin. Going back to that hotel. Ma, napaalala ko lang sa inyo, ha? You got to stay low-key. Hindi ka kasama sa conditions na binigay sa akin ni Dad. I know. That's why I thank you for letting me stay here. Even if it means labag ito sa daddy mo. Thank you. Ano ginagawa ni Mugina dito? Hindi ba nilinaw na ni Lucas sa inyo na bawal kayo dito. Umalis na kayo. Mas nagtitiwala na sa akin si Dad ngayon. Siguro mas maganda pag ikaw na lang yung umalis. Ikaw, Vanessa, gusto mo bang ipakalagkat kita ulit? Bakit? Pag hindi ko ginawa yung gusto mo at hindi ako umalis, anong gagawin mo? Magsusumbong? Ha? With Lucas in jail, wala ka na masusumbungan. Tsaka nasan ba yung chimay tsaka yung guard na nagkalagkad sa akin palabas? Hoy! Narinig niyo ba ako? Nasan kayo? You're all fired! Ay, wala akong energy para pumatol sa'yo. Pagod ako eh. Kaya hahayaan kitang manalo. For now. Dami pong sinasabi. Umalis ka na, oh. Sige, aalis ako. Pero huwag niyo ako masyadong mamimiss, ha? Dahil siguradong magkikita pa tayo. Alam mo, Lena, kung ano man yung binabalak mo para makabalik dito, it won't work. Kasi wala ka ng daddy to help you. You're in for a surprise, Vanessa. Just wait. Kamusta ang pagbalik niyo sa mansyon? Sigurado ka ba na walang pinadalang tao si Lucas dun para mag-message sa inyo? Yes. Lahat ng mga natirang helpers, sa akin ang loyalty ng mga yun. Good. Pero Conrad, hindi tayo pwedeng makampante.
Lucas is planning his comeback. Hawak ko ang korte. Hindi siya makakalabas ng kulungan. Si Adrian, tinutulungan siya. Meron sila mga connections that even I don't know. He will never see me as his father. Bigyan mo lang siya ng konting panahon. Konting panahon. Mahigit 25 years akong palihim na nagpakatatay sa kanya. Ano ba naman ang konting panahon? Dad? Allison. Alice! Nandito ako pala. Umiyak ka ba? Dumaan lang ako kay Lola. Pero umalis din ako agad kasi kailangan din niya magpa-check at nagpapanipas oras lang ako dito. Umiyak ka, no? Party mo, tinawagan mo kaya next month lang. May problema ka ba? Wala. Tapos mag-post ng ganun sa Passgram, tingin mo maniniwala ako sa'yo? Sino yan? Sumo, balikan natin. Balikan mo yung tatay ko. Away pamilya? Oh, isingan mo yan. Nangiti rin. Susunod, kung may problema ka, kung gusto mo nang masisingahan, o kung gusto mong umiyak lang, sabihan mo ako. Lagi naman itang sasamahan eh, makikinig ako. Ayoko namang abusuhin yung kabaitan mo. Ayoko tagawang iyakan na hindi ko na sasabi yung totoong dahilan. Hindi ko nang papakita yung totoong ako. Alice, gusto kita kahit sino, ano ka pa. Teka, saan tayo pupunta? Iuwi kita sa amin. Kung ayaw pa umuwi eh. Baka mapaano ka pa dito. Dunga na muna sa amin. Hihatid na lang kita pagbalik. Salamat. Ay! Oh! May bisita po tayo. Oo nga eh. Sige, sige. Sino ba itong dalagang ito? Siya po si Alice Nay, yung nililigawan ko po. Nililigawan? Nililigawan pa lang? Eh bakit? Parang pinaiiyak mo na. Ay, hindi po. Ibang problema lang po. Sige, ano? Ano bang, meron akong nilutong ano, turo. Ha? Kumain na kayo. Sandali, kunin ko. Sige po, Nay. Salamat po. Ito, ito. Kumain muna kayo. Salamat po. Marami pa yan. Salamat po, Nay. Sige na. Ano bang nakain mo at pumayag kang magpaligaw dito sa moko na ito? Nain naman eh. Ano ang pagtiwala sa akin? Hindi, Alice? Ano bang problema? Baka naman makatulong kami. Na, mukhang ayaw pa po niya umuwi eh. Okay lang po bang dito muna sa hanggang mamaya? Ayun po. Wala namang problema. Oo, pwede. Pero hindi nun mariresolve yung problema mo. Ano ba talaga nangyari? Ah, alam mo,
ilabas mo yan kasi ako, kakainin ka ng lungkot. Yung tatay ko po kasi, nalaman po namin na nagka-affair siya sa ibang babae. Matagal na, buhay pa yung mama ko. Akala po namin, perfectong pamilya kami. Yun din sinasabi ng iba, pero yun pala, masama din po pala kami. Eh, teka, sandali lang. Huwag mong isama ang sarili mo sa kasalanan ng tatay mo. Ang tatay mo ay iba sa'yo. Kasalanan niya. Ang hirap na po kasi tanggapin. At hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Karapatan mong magalit at wala silang magagawa doon. Pero sa huli, ikaw din ang masasaktan pag pinatili mo yung galit dyan sa puso mo. Kaya sikapin mong ano, unti-unting bumangon. Paano po? Mag-focus ka sa sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong nagmamahal sa'yo. Tulad ko. Piliin mo ang mga taong mananatili sa tabi mo. Ang magiging pamilya mo sa labas ng bahay ninyo. Ganun po ba yun? Napipili po yung pamilya? Oo naman. Yung kadugo, hindi. Pero yung kapamilya, yung mga taong susuporta sa'yo at magmamahal sa'yo ng habang buhay, oo, napipili sila. Tulad ng ginagawa niya sa akin, tsaka sa kuya ko. Hindi nila kami kadugo, pero tinuling at minahal nila kami bilang tunay na anak. Okay. Oo, paano naman nababawasan yan? Kain ka na. Sige lang. Sabayan mo na. Dalik po kayong inumin. Sige na. Salamat po, Nay. Sigurado ka bang ayaw mong hihatid kita agad sa inyo na mismo? Salamat para sa araw na to, ha? Wala yun. Bye-bye. Hey, Alice! Para lagi mo maalala. Tagal ko lang binili yan para sa'yo. Ngayon ka lang naibigay yan. Thank you. Ingat ka.
lahat. Thank you. Ate, napapayag ko na po si Lucas sa gusto natin. Ha? Mabuti naman kung ganun. Pero kung nagawa niyang bumigay, mukhang nakukuha mo na yung affection at tiwala niya. Ginawa ko po yung sinabi ninyo sa mga tao sa paligid niya. Pero iba si Lucas, ate. Ama ko man siya, pwede na gagamitan lang kami. Posisyon, kapalit mong kanya. Wow. Parang nag-iiba yung tono mo. Ano nangyari? Ina-acknowledge mo na natatay mo si Lucas. Ate, wala naman po tayong magagawa doon. Dugo na yung nagdikta. Pero hindi nun mabuburan lahat ng kamalian niya. Nabalitaan niyo na po kay Nong Kiko, hinahanap na po nila ngayon si Fernando Castro. Siya ang susi para maipakulong na rin si Conrad. Sa wakas, makukulong na rin si Conrad. Jackpot na sana, kaya lang nakakalaya si Lucas. At sa ngayon lang, para makuha natin ang Royal Wellness, para makakabalik din siya sa loob. At sa panahon yun, para sa mga kasalanan na ginawa niya sa atin. Ngayon, Miyerkules. Paano natin aayusin ang issue sa pagkakakulong ni Lucas? What do we do? Let's have a meeting. Walang aalis. Huwag yun naman bastusin ang future president ng kumpanyang to. Ang agenda, ang bagong posisyon ni Lena. Napakaba ba ang tulog mo na nakikinig ka pa rin? May karapatan ako sa kumpanya. Sino may sakit? Ako. I am appointing Lena as my new executive vice president. La Vida Lena.